Hello guys, ngayon ay share ko sa inyo kung paano asimbolin tong knapsack sprayer. Ito ay backpack, sinasabit sa likod, 2-in-1. Ibig sabihin, pwedeng manual, tsaka yung automatic. Mayroon siyang battery. So, ito yung laman niya. Yan. Yung tangke. So, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-assemble ito. Okay. Okay, ito yung nozzle niya. Yan. Ito, connect lang natin dito sa connector. Hindi ito guys, pag battery yung papaganayan natin. Mamaya tuturo ko sa inyo kung manual naman. Ililipat natin kasi ito pag manual. Okay? Ayan. Ito. Meron siyang strainer na dito para di pumasok yung mga dumi. Ayan. Saka yung takip. Meron siyang kasamang charger para pag na low bat pwedeng i-charge yung sprayer natin. Ito yung power switch. Ito yung charger connector. Okay. Meron siyang apat na nozzle, okay? Ito, apat yung nozzle niya. Ito. Ito. Dalawa. So, apat na butas, saka ito isa. So, pagkatapos natin, ititesting ko to isa-isa kung alin yung magandang gamitin. Okay. Yan. Ito muna yung unang ilagay natin. Yan. Okay. So, ilagay ito. Connect lang sa dulo. Higpitan. Yan. Okay. May nozzle na tayo. Yun. Yan. Ito yung manual hand pump na ikakabit din natin. Dito pasok lang yan. Ito, ito, ito may butas, lagyan natin ng lock yan mamaya. Pwedeng lock pin or alambre, pwede na kabilaan. Ito yan, may butas. Okay. Pasok lang natin dito. Okay. Angat natin yung pump. Pasok din natin. Yung clip. Para may sabitan. Dito, pasok natin.
On. Ito yung securing ng handle. Yan, securing. Guys, meron tayong alambre, dalawa. Ilock lang natin dito. Yung isa dito sa baba. Pero guys, may takip to, ayan. Kasama to. Takip natin dito yan. Okay. Ready na yung ano natin, lagyan natin ng tubig. At least tubig lang muna ang ilalagay natin. No, wag muna tayong maglagay ng foliar or mga chemicals, fungicide. So tubig lang muna, so itesting lang natin, okay? Yun, huwag lang natin punuin. Ang laman pala nito ay 16 liters. So saktong sakto sa mga chemicals na ratio, dahil puro 16 liters yung ratio ng mga foliar o kahit anong chemicals. Okay, okay. Tubig na. Switch natin yung power. Ito, switch on. Yan. Then testing natin yung spray.
So ngayon, na-testing na natin yung lahat ng nozzle. So apat sila, pareho naman silang maganda. So depende sa inyo kung alin yung mas gustuhin yung gagamitin sa apat na to, no? So ngayon, may battery. Ito yung battery indicator niya. Low, yan, neutral, high. So ngayon nasa green pa siya. So pwede pa. Yun. So anong gagawin pag nalubat yung battery ng sprayer natin? Okay. So pag nalubat yung sprayer natin, convert natin sa manual. Okay? Una, off natin yung power. Off natin yung power. Tanggalin natin yung hose. Ito yung hose. Ilipat natin dito. Yan. Tanggalin natin tong cover. Lagyan natin tong hose. Okay. Yung cover, lipat natin sa baba. Yan. Okay. Ayun. So ito na siya, guys. Nakakabit na siya dito sa pump, manual pump. Hose. Tapos yung cover, lipat natin dito sa baba. Okay. So ngayon, bombahin natin. Yan. Okay. Yun lang. Ito yung bomba niya. So, gaganon mo lang. Up and down. Bahay binabuksan mo ito. Yan, nozzle yan. See? Okay. Yung kagandahan lang ng sprayer na to, yung Kawasaki na 2-in-1, ay kapag na low bat, pwede siyang manual. Hindi katulad ng iba na manual lang, no? Mas maganda pa rin gamitin yung battery. Pipindot ka na lang nung nozzle. Yun. So, iba yung magamit natin sa pag-apply ng fertilizer. Tulad ng mga foliar or mga chemicals na fungicide.